Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Panibagong vlog, panibagong pagkikipagsapularan sa kalsada. Ayan, samahan nyo po kami guys sa ating biyahe. Papunta tayo ng Maynila. May hatid lang po tayo mga dokumento sa isang agency ng gobyerno sa Maynila. Ipapareceive lang po natin ito doon at babalik na rin tayo dito sa Makati sa ating opisina. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW sa magkasulo kayo na ng mundo naroroon. Lalo na po yung mga kaibigan po natin dyan sa Kuwait. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at magkwentuhan tayo mga kaibigan at mga pop sa ating mga paglalakbay. Ayan, shoutout po sa mga kaibigan natin yung OFW sa Kuwait. Mag-iingat po tayo at sana kung meron mga hindi magandang pangyayaring mga argumento tungkol sa inyong amo ay huwag nyo na po kayong makipag-away. Bagpos ay tumawag na lamang po kayo sa inyong mga mahal sa buhay, ipaalam kung anong kalagayan ng kung anong sitwasyon nyo po dyan sa inyong pinapasukan. O kaya ipaalam nyo po sa ating mga government official dyan sa embassy natin sa Kuwait. At sana po bago kayo malis or bago kayo at sana po ay alam nyo po yung telephone number ng ating embassy dyan sa Kuwait. Ang pagkakaalam ko nasa Jabriya po yan na ang area ng embassy rin. Hindi ko lang po matandaan kung anong block yun. Ayan. Pero napakadali naman pong sumakay dyan ng taxi. Pero mag-iingat po kayo kung sakaling gagawin nyo yan. Dahil yung mga taxi driver po dyan na ibang lahi. Lalo lalo na yung mga Bangladesh at sa cashier lang. Kaya hindi po sila mapapagkatiwalaan din. Ayan. Dati po ang inyong host po ay dati dyan na nagtrabaho din sa Kuwait. Kaya alam po natin ang kalakaran ng mga ibang lahi dyan. At mag-iingat-ingat po tayong lahat. Ayan. Ng mga mas maganda po kung itatawag nyo po sa embassy. Kaso ang problema lang po eh paano nyo po tatawagan yung embassy kung wala na po kayong telepono or mga access sa telepono. Kasi pagkakaalam po landline po ang ibinibigay na number diyan sa ating imbahada or sa Polo Owa. Ayan. Dalawang mobile provider lamang po pwede natin gamitin dyan sa Kuwait. Sa pagkakalam po kung meron man kung meron mga bago siguro hindi natin alam yan. Ang SIM card na nabibili natin po dyan ay Watani at saka Zen. Ayan. Sana mayroon kayong mga cellphone at kung ano man yung po ang mga nangyayari sa atin dyan kung maaari maging matalino po tayo at kung magkakaroon po tayo ng pagkakataon na videohan yung mga pangyayari, videohan nyo po natin para mayroon tayong ebidensya na ginagawan nga tayo ng kahalayan ng mga rabong mga alam nyo na. Kaya yan, hindi naman po lahat na siguro na mga Arabo kasi kahalintulad ng mga gumawa ng hindi maganda sa ating mga kapagbayan. Ayan, may galap shout out po sa mga kaibigan nating mga Arabo dyan. Salam alaikum sa inyo lahat at islonek mga habibi. Ayan, mga kaibigan po natin dyan. Marami din po tayo mga kaibigan dyan na kagaya po ng ating kaibigan si Abu Pais, isa po siyang Kuwaiti na sundalo. Pero napakabait po noon. At talaga namang lagi po nasa bahay ng ating kamag-anak yung noong araw. Doon pa natutulog yun. Kaya walang problema po. Kung mga ganun sana kabait ang mga Kuwaiti at mga Arabo na iba. At sana lahat po sana wala sana magiging problema. Sana tuloy-tuloy ang buhay at sana wala silang pinapas lang na kababayan natin dyan. Ayan. At mega love shoutout po sa inyo lahat na mga nasa
Arabian na country. Ingat-ingat po tayo at enjoy lang po tayo sa pagtatrabaho. Huwag po masyadong mainit ang ulo kung kaya pong pagpasensyaan. Pero kung so yung mga kababayan po natin, mga kababaihan dyan, mag-iingat po kayo. At huwag po kayong makikipag-away. At kung medyo delikado po ang inyong kalagayan, ipaalam nyo po kaagad sa inyong kamag-anak or sa inyong or sa ating imbahada dyan sa Jabriya, sa Kuwait City, sa Kuwait po. Ayan. At ito naman po tayo, mga kaibigan nating mga FW. Ingat-ingat po tayong lahat diyan. At marami pa rin po tayong mga kaibigan diyan sa Kuwait. Ayan. Doon naman po sa mga kaibigan po natin, drivers at riders dito sa Pilipinas. Yung mga riders po, nakamotor riders, hindi ko po makalimutan yung nangyari sa akin nung Monday. Anong pizza ba yun? January 23 yata yun, Monday. Bigla po akong pinat ng isang kamote rider, yung nagmumotor po yung rider. Kasi delikado po para sa kanya, kasi kung nabundol ko po siya ng kaunti lang, sigurado po titilapon siya. Baka masama pa mangyari sa kanya. Ayan, kaya mag-ingat-ingat po tayo, mga kaibigan. Maging defensive driving tayo, hindi tayo pwede magyabang sa kalsada. Ang pagyayabang po sa kalsada ay katumbas ng buhay natin, mga rider at mga driver. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo at sana kung hindi nyo po alam yung pagiging defensive driving, mas maganda po ugaliin po natin. Ugaliin po natin na disiplinado tayo sa kalsada. Huwag yan tayong basta sa basta na lang susulpot. At ang pagmamadali po ay kailangan kahit nagmamadali tayo, kailangan disiplinado pa rin tayo. Huwag po tayong dahil lang mamadali tayo na kung saan na lang tayo lulusot. Kawawa naman po yung mga kaibigan natin driver na matinong naghahanap buhay sa kalsada. Kaya huwag po tayong kasaway, mga paps. Dati rin po akong delivery rider, kaya lang sa ngayon medyo maliit na kasi ang kita, kaya pinili na po natin magtrabaho. Kaya yan, ingat-ingat po tayo. Doon naman po sa mga driver na mga four wheels, may grab, shoutout po sa inyo. Huwag po masyadong paliko-liko, palusot-lusot sa mga kasamahan natin sa kalsada. Ang kalsada po ay para sa lahat, hindi para sa ilan lamang. At gamitin po natin ng tama ang kalsada para iwas disgrasya. Ayan, nakadana po tayo ng napahaban ng kwento natin. Napadana po tayo ng Plaza Dilaw. Ayan, redirecto na po tayo. At ito po ay nasa Maynila na tayo ngayon. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan po natin, mga kabataan po natin, viewers, Miguel, shout out po sa inyong lahat. At kung nasa feeling pa po kayo ng inyong mga magulang, mahalin po natin sila. Ayan, dahil sila po ang nagbigay po kayo sa pamamagitan po ng ating mga nanay na nagsakripisyo para mapalaki tayo ng maayos at tulong ng Panginoon. Ayan. Kaya kung kayo po ay kapiling ng inyong magulang o yung buhay pa ang mga magulang nyo, ipakita nyo po sa kanila ang pagmamahal at arugain nyo sila ng naayon sa inyong pagmamahal. Ayan. Shoutout po sa ating mga kaibigang subscriber, mga silent viewers. Shoutout at may kasyatong po sa inyong lahat. Ngayon naubos si host sa kaagadaldal. Ayan, nandito na po, nandito pa rin po tayo sa may Malati, Santa Ana, tama, sa may Paco pala to, sorry Paco, sa Manila. Hindi ko matandaan yung area na to, pero madalas ko ito yung madaanan. Ayan, didiritso po tayo doon sa may court, Supreme Court. Doon po tayo dadaan sa may Paura. Ayan.
ingat-ingat po tayo kasi kaya dito po tayo nadaan sa area na to kasi ito ay hindi naman dito mga busy road, kumbaga ay mga access road lang to, mga barangay road lang po ito. Hindi sabihin na konti lang po mga sasakyan tumadaan dito at minsan napapadaan tayo ng main road o mga city road, mga main road na dinadaan natin. Ayan kagaya po nito, nasa main road po tayo. Medyo maluwag-luwag naman po dito kasi yung mga dumadaan dito biyahing Pandacan, Manila, yung mga pampasero ay kung ilan-ilan naman po sila. Ayan, kaya napakaluwag po ng ating biyahe. Pagdating naman po natin ng top doon ng medyo may traffic ng konti sa may bandang Padre Paura, sa may Padre Paura at Top Avenue kasi ando doon yung PGH at saka ando doon din po yung Supreme Court at Department of Justice bago tayo lumiko ng Maria Orosa. Ayan ha? Ayan, dumating yung ating kasama. Nagdadabing ako eh. Sige lang. Okay lang. Ayan, shout out po sa ating mga kaibigan ng WMW. Ayan. At salamat po sa inyong pagsama sa aking vlog. Ayan. Medyo malapit-lapit na tayo. Pero dahil pagdating natin sa unahan, medyo matrafik-trafik. Medyo magbabagal na yung takbuhan natin doon. Ito po ay malapit na po tayo sa Paco Park. Ayan, ito na po yung Paco Park, parte na po ito ng Paco Park dito po sa bandang kaliwa natin. Ayan ka, kaliwa din po tayo doon, pupunta po tayo ng sa may Padre Paura. Ayan, ay nasa kaliwa po yung Paco Park. Dati dito si Ayo na to marami nakatambay dito mga abangers kaya mula nung maging mayor si Isko ay nawala lahat sila. Ayan, andito na po tayo. Pag dumiridiritso lang po tayo Paco, nasa kwa na po yan, Padre Paura Manila City. Ayan ang ating pinagmamalaking capital of the Philippines, Manila City. Ayan, dito na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan at sa mga kaibigan po natin yung WMW. Thank you po. Nagpalain po kayo ng ating Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. Bye po. Salamat po. Love you all. Bye-bye. Thank you.